Natutulog po siya, 18 days na po. So, maganda na ako ng pampaligo niya. Napatay ko na po siya, kapainin sa labas. Kumain na din siya. Ngayon guys, nung pagpainit na ako ng tubig, hinati ko na yung maligamgam na tubig, yung mainit na tubig dito para magmaligamgam lang na ano, mag-balance lang yung init para hindi siya mapaso o hindi siya malamigan. So, dalawang balde yan. Hindi na ako naglagay ng bayabas kasi napapansin ko parang lalong nagtutubig yung ano niya, yung mga sugat niya. Hindi ko alam kung ano, baka hindi kasi effective para sa kanya. Pang limang araw ko na siyang, actually kung ngayon ako maglalagay ng mga dahon ng bayabas, pang anim na araw na sana niya ngayon. Kaso nang hindi ko napapansin na natutuyo eh. Hindi katulad before na ang gamit ko lang Perla, mabilis na nagtuyo yung sugat niya sa paa kasi mas malala yung sa paa niya eh. Di ba ang kapal nung langib doon sa sugat niya sa paa. Plus yung may mga parang buha-buhangin doon sa mga ano niya, sa mga paa niya. Mas mabilis yun. Mas prefer ko yung perlang sabon. Kaya yun ang gagamitin ko. At hindi na rin ako maglalagay ng bayabas. Kasi parang lalo siyang nagtutubig. Baka hindi hiyang sa kanya yung perla. Kaya baka hindi hiyang yung ano yung bayabas sa kanya. Kaya ano, papalitan ko ng perla lang. Perla lang at saka maligamgam na tubig. So mag-umpisa na ako magpaligo sa kanya. So ayan guys, pananabasin ko na. So guys, ito kasi paliligo lang niya. So hindi na nga po ako gumamit ng bayabas. At saka, ayan ko lang muna siya matuyo. Then after niyan, papuntan ko na yung tuwalya ng damit. Kasi ano po yung umuulan ngayon, ayaw pa rin tumigil ng ulan. Kaya hindi ko siya malinisan yung likod niya. Kasi umuulan. So kakakain lang niya. Tapos gagawa ko ng luya. May itlog para lumakas siya. And then, nalagyan ko na beta din yung sugat niya. Palaki na ng palaki yung sugat niya. Kailangan ko agapan. Sana may magdali para madala ko siya sa vet. Kasi wala akong budget. Gusto ko siyang dumaling. Kasi na wala akong kakayahan sa ngayon na pagdating na siya sa bat. Ano, sa vet. Sabay-sabay kasi yung mga gusto ko. Nasa ina ko yun. Kasi magbaya din ako na siya pala anak ko. Ayan. So, sana may magdali para madala ko po siya sa vet yung matahil yung sugat niya. Hindi naman po siya nilalagnat. Gusto kong linisin yung nasa batok niya at yung nasa likuran niya para luminis na. Kasi yung mga namuong dugo lang yun eh. So mamaya ulit. Yan guys, babalutin ko. Yan yung mga binalot ko kay Doxy. So lalaban ko lang kasi dumikit yung mga sugat niya. Yung mga langib. So linisin ko din. Patutuyin ko after niyan. Ibabalot ko na sa kanya. Para hindi niya dilaan yung katawan niya para mas mabilis lumalim. So, mamaya pagkalinis ko, paplansyahin ko rin para pumulasta yung ano yung damit lang sa katawan niya para hindi ako mahirapan. So, ang gagawin ko pala mamaya, hahatiin ko pa siya sa mga sa maliliit para mas madali ko siyang ibalot. Kasi pagka ganyan kalaki, ang hirap pa lang ibalot niyan. So, ninipisan ko yung pagkakagupit sa kanya para ano may balot ko ng buo din sa katawan niya ng maayos. So, mamaya. No guys, so gumawa ako nito para to sa paa niya, pambabalutin ko. Tinatahi ko siya para ilagay ko dun sa apat na paa niya. Ayan o. So nakagawa na ako ng tatlo. Ito, may tahi na. Ayan, tinahian ko na siya. Ipapasok ko dyan yung paa niya para hindi niya makamot yung mukha niya. Kasi nung isa-dalawang beses na magaling sana yung mukha niya, kaso lang, kinamot niya. So ganito magiging itsura. Niya, ipapasok ko dyan yung paa niya tapos lalagyan ko ng tape banda dito para isara. So, hindi siya mamamasa dahil may tela tapos dyan didikit yung ano niya, yung kung ano mang didikit. Pag tatanggalin natin to at papalikuan siya, babasain na lang natin para hindi dumikit yung ano, yung balat niya dito. Para hindi masama yung balat niya. So, lalagyan ko siya nito kasi nga may just para sa kanya. Para hindi niya makamot yung kung ano man yung makakamot niya. Kasi mahilig siya magkamot, nangangati siguro lahat ng sugat niya. Pag nakamot niya na yung paa niya, yun, nagdumudugo ulit eh. Sobrang talas ng kuko niya sa paa. Kaya kailangan nito pang ano, pang protection para hindi niya na masugatan yung mukha niya. Yung mukha niya kasi nakalmot niya. Ang dami niyang
Kaya gumawa ako nito para protection na rin sa kanya, para mas mabilis gumaling yung sugat niya. Kasi kung hindi ako gagawa nito at saka hindi ko siya babalutan, kakalkalin niya yung katawan niya, lalong tatagal yung gamutan namin. Ang hirap. Ang baho niya pagka yung langib niya kumalat sa buong katawan niya, tapos dinidilaan niya, lalong mapupuruhisyo yung paggagamot ko sa kanya. Hindi siya gagaling. So ito, medyas niya. Gagawa ko ng 8 para palitan. So guys, ito 4 na. Ayun. 4 na yung nagawa ko. So gagawa pa ako ng 4 pa ulit para sa palitan. So ayan, inalagay ko na ito ngayon. Ayun guys. So inalagay natin to. Ayun yung paa niya. So iwas para makalimot niya yung sabili niya. So ayun guys, ito yung 4 na paa niya. Sa 2. 3, 4. Ito na, nasuot ko na. Sakto. Kailangan lang isild dito para hindi niya mahila. Ayan. Nalagyan ko ng tape. Ayan. Wala kasi akong ibang gamit na tape. Yan lang, packaging tape ang gagamitin ko. Ito. Ayan ang gagamitin ko. So, dito ko ititape. Dito ko ititape para hindi naman magbasa. So, wait lang. Ayan guys. Sa 2, 3. So, may tape dito. Pero tela pa rin yan para hindi siya mamasa. So, masisip-sip ng tela. Para hindi niya makalimot. Ayan siya, bulaga. Magaling na sana to, kaso ayan, okay, nalimot niya. Di ba, nalinis ko na nga to. Ito, may namumuo pa rin dito. Ayan, kinalimot niya rin yan, no? Tignan niyo, guys. Ayun yung kinalimot niya, oh. Kinalimot niya yan, oh. Sa mukha, dapat magaling na yan, eh. Kaso pasaway lang talaga dahil siguro talagang makati. Kaya kawawa naman. Kinalimot niya na naman yung mukha niyo. Dapat talaga, may mga pangharang siya para hindi makalmot. Guys, luya, itlog, at saka asukol. So, everyday na natin siya paiinamin nito. Napakalaking tulong kasi nito. Makakapag imbus ng immune system niya. Pampalakas. Yan, pantanggal din ng mga kung ano-anong sakit na hindi natin alam. Maganda kasi ito kasi probe na ito. Ginamit ito ng kapatid ko doon sa aso niya. Dating hindi kumakain, ngayon kumakain na. Tapos sobrang tamlay ng aso niya dati. Ito lang ang nakapagpagaling sa kanya. Malaking tulong to. Kasi nagdudumi din ng grabe yung aso niya. Lumabas lahat dahil dito. So paiinamin ko na siya. Ito guys, ganito karami yung pinaiinam ko sa kanya. Yung natira, ipapainam ko na dun sa 3 kong dogs. Ayan yung isa. Yung ito isa. Tapos ito yung isa. So papainam ko sa kanila to. Kasi maganda rin sa kanila to kahit wala na silang sasasakit. Pampa-inboost na immune system. Para tanggal din sa. Para yun, pang kontra sa mga sakit. Hindi lang may sakit o walang sakit. Pwede to. Ayan guys. So ganito karami. So guys, napainom ko na. Hindi ko kasi mabidyohan dahil wala na akong plastic globe at tanka. So yun. So ngayon, nalagyan ko na po siya ng betadine. Nilagay ko po dito, tapos yung malaking kalmot niya po dito, tapos meron din po siya dito eh, tapos meron siya dito din, meron din po siyang kalmot, tapos meron din po siyang kalmot dito. Nilagyan ko po lahat ng betadine yun, para ngayon ko lang po naisip na lagyan ng betadine, hindi ko po kasi naaalala yung kasi, before kasi, yung sa paa niya, mabilis lang kasi yung gamutin, hindi ko naman po inaakalang lagi niyang makakalmot na gano'n. Ngayon, nilagyan ko na siya ng medyas. Ginawan ko siya ng pantakip sa paa niya para hindi niya makalmot. Ang talas kasi ng kuko niya. Kaya hindi ko naman inaakalang makakamuti niya ng gano'n yun dahil sa siguro makati o masakit kung ano man yung nararamdaman niya. Kaya pagka nadadali niya, dumudugo lahat, lalong lumalala yung sitwasyon. Tapos hindi ko na rin po napakita kanina na yung buntot po niya, nung pinaliguan ko na po siya, ngingat-ngat din po niya. So, yun, dumugo po ulit lahat yun. Kaya, gagawa ulit ako ng pambalot para dun sa buntot niya. Kasi yung katawan niya, binalutan ko ng tela. So, gumupit ako ng tela para ibalot dun sa buong katawan niya. Tapos, dun sa may pita niya, dun sa may malaking sugat niya, binalutan ko na rin ng tela. Tapos, bago ko binalot, nilagyan ko siya ng bulak, tapos betadine, so, ginamot ko. Yung mga part na malalaking sugat niya, nilagyan ko na po ng bulak tapos ng betadine para mas mabilis na gumaling yung mga malalalim na sugat niya.
So, dahil nga sa paulit-ulit niya kinakagot yung sugat niya, paulit-ulit din na ang routine, hindi nawawala yung sugat niya. Dahil nga sa kinakagot niya, especially yung dito sa mukha niya, kinakagot niya talaga. So, kailangan natin gumawa ng paraan. Yun nga yung paraan na ginawa ko. Nilagay ko ng medyas, tapos binalutan ko para ano, para hindi niya makalmot ulit. Kasi, grabe yung kinalmot niya dito, ang lalim. Sobrang lalim. Kitang-kita yung naman, tapos nagtutulig talaga siya ganyan. So, ano, yung sa leeg niya, magaling na. Hindi niya kasi nadadali na yon. So, yung sa side niya, dito, yung sa side niya, dinidilaan niya kasi yung lagi. Kaya ano, basang-basa siya ng laway. Tapos, ang baho-baho niya. So, ang ginawa ko doon, binendahan ko na siya binendahan ko siya ng telang ginawa ko. So, bukas, ganun din ang gagawin ko. Mag-extra-extra na ako ng mga benda para balutan siya, para hindi niya na makamot. Tapos, may medyasan ko na rin siya. And then, lagi ko na siyang lalagyan ng cone sa leg. Kahit na maliit yung cone, malaking bagay yung cone niya. Kasi, actually, hindi ako bumili ng malaking cone. Kasi, mas mabuting bumili ako ng gamot para dun sa, para kay Doxy, kaysa bumili ako ng malaking cone. Wala kasi ako talagang budget. Kung meron lang talaga akong budget, ide-direct ako talaga siya sa vet. Hindi ako manghihinayang nadalhin siya. Kaso lang talagang walang-wala talaga akong ilalabas ngayon. Kasi talagang gipit talaga ako. Pero kung sakaling may magbigay po ng donasyon, dadalhin ko po talaga siya agad-agad dun sa vet namin. Kasi magaling po yung vet namin. Dadaling ko po talaga siya agad-agad doon kung meron talagang magdo-donate. Sana kung sakali man na may maawa doon sa sitwasyon ni Doxy, sana meron. Ang hirap kasi nung paulit-ulit yung ano yung sakit niya. Siguro hindi lang siya nakakapagsalita pero talagang marami siyang nararamdaman. So hindi ko siya naiikot ngayon dahil tuloy-tuloy yung ulan. Pag tumigil yung ulan, mamaya bubuhos. Wala pang isang oras, umuulan talaga. Dahil nga siguro dahil sa bagyo. So hindi ko siya ma-exercise doon sa labas. Sana makakadagdag sana yun ng lakas niya para ma-exercise yung katawan niya. Or guminhawa man lang yung pakiramdam niya. Pati na yung emotion niya, makadagdag man lang ng saya sa kanya. Kaso lang hindi natin magawa dahil dire-diretso yung ulan. Actually ngayon umaambon na. Umaambon kanina. Kaya basta ngayon ulo ko. Ginagamot ko pa siya kanina. Biglang bumuhos yung ulan. Kaya ano, nagmadali ako. Tapos ngayon, na-video na ako para ano, kasi hindi ko na siya mabibidyohan dahil nga hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yung mga sugat kasi masaselan na. Masyado na masaselan. So, update ko na lang po kayo bukas. So, yun po. Thank you and God bless.